live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lareda. Amen, amen. Maganda. Tahali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And nagbabalik po muli tayo sa ating pong episode na Thy Will Be Done. And I believe excited na mong bawat sa kaya keep tuning in. North, South, East, and West Corner. And also sa lahat ng viewers po namin nationwide and worldwide. Keep tuning in and praying that we will be a blessing to you this Thursday afternoon. And again, or this Thursday noontime. And again, of course, sa lahat ng Team Focus, Team Preparation, this is your program. This is our joint program. Kaya I believe that this will always be a blessing to you. Engage with us, join us, and I believe that God will continually help us na patuloy tayong lumago sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Just comment down sa comment section if you have those questions regarding sa ating po topic na pinag-uusapan. I believe that this will be a blessing po sa bawat isa. And once again, brethren, again, inuulit ko po sa bawat isa po sa atin, ito po ay para sa makita natin patuloy ang purpose ng ating episode. Muna ito ay makita po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Lalo-lalo na sa inyo, young people, it should be not your will, but it should be God's will. Tandaan po natin yan. Napaka-importante po yan. Maigin ang gulong na lang sa inyo at sa Diyos na ang will. Okay? And kaya inuulit ko sa bawat isa po sa inyo ay tune in sa mga Team Focus and Team Preparation. Mag-send kayo dito ng inyong mga hashtag ng grupo ninyo. At of course, kasi ngayon ay kasama natin muli ang co-host ko ngayon ay kasama natin yung mga host ng the preparation program. Andito po sila, kasama po natin dito Sir Tony, Sir si Ma'am Cyril, Ma'am Cyril nabanggit ko. Sir Tony, Ma'am Cyril, Ma'am Rona, and Ma'am Ara. Magandang tanghali po sa inyo. Sir Tony, bati mo na kayo. Amen. Once again, maraming salamat Sir Jao na inalaw niyo po ulit yung grupo po namin na maging kabahagi po ng programa po nating The Baptist Lunch. At and of course, nagpapasalamat din tayo sa ating pong pastor. Amen. So, sa lahat po ng nanonood po ngayon pong tanghali, kami po ay nagagalak na muli po kayong makakapanood ng ating pong programang siguradong tayo po ay mayroon pong mapupulot na aral at marami po tayong matutunan. We are praying, no, na marami po makapag-tune in ngayon. We are expecting na dapat marami ngayon dahil holiday naman po, no? Yeah, maganda po na i-grab natin ang opportunity sa panahon o oras pong ito na makapag-tune in tayo sa programang itinayo para po sa bawat isa po sa mga young people. Yeah, that's right. Actually, hindi lang po mga young people ang natututo dito, eh. Kundi lahat ng mga tao, mga magulang man yan, na nakapag-tune in sa programa po natin, marami po silang natutunan. How much more sa mga young people? Para malaman natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa inyo. At kalooban din ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Patuloy lamang po tayo na makapag-tune in sa mga leaders. Please, encourage natin yung mga members natin na makapanood ng ating pong programa ngayon pong tanghali. At we are praying na pagpalain tayo ngayon mong tanghali. Maraming salamat, Sir Jao. Amen, amen. Ayan, maganda yung katulad yun kay Ma'am Ara. Oh. Hashtag Team Fearless. So, may bago palang grupo. Hashtag kay Brother Renner. Hashtag Team Tation. Talaga naman pinapangalandakan mo kahinaan mo. Andito si sa Ma'am Carmelo. Team, hashtag Team Preparation. Hashtag Team Steadfast. Yeah, meron na dito sa team sa ano, Team Focus. Hashtag Noble Naomi. O, tapos hashtag kasi leader to, si Ma'am Jamaica. Kaya hashtag Team Patient. O, dalawa-dalawa yan. O, Team Fero. Si Sir Jun Batubo from Cebu. Hello po, yes, sa inyo. Sir. Magandang tanghali po. O, maganda yan kay Sir Jun. Ay, hindi yung pala. Hashtag yun. Yan. O. Yan, sino pa yun dyan? Sabi ni Ma'am Christy, mukhang mahina po ang microphone nyo. Hindi, malayo-layo lang po. Okay, pero okay lang po yan. Eh, naririnig po tayo dyan. Okay, again, Ma'am Cyril, bati ka muna kasi ikaw yung yun. Hindi namin nakasama dito nakaraan eh. Oh, yeah, yeah. Sir, thank you po. Magandang tanghali po. Happy holiday po sa inyong lahat. At prayerfully ay maging pagpapala po ngayon kaming team preparation host. At alam ko po, maski po ako na andito po part po ngayon ay alam ko po mabubusog.
Yeah. Yan. Kahit mukha ng busog, yun, ay mas mabubusog pa po tayo. Buti na lang, spiritually. Malinaw, sir. Amen. At napakaganda po ng ating topic. Gustong-gusto ko po yan. At syempre gusto ko pong batiin, Sir Joe, batiin ko lang yung grupo namin. Man. The Southeast Family. Hello po sa aming leader, si Sir Maki. At syempre, Sir Joe, kasi strict po ang parents ko, kaya sinamo ko po siya ngayon. Kasama ko po ang aking mami dito sa ating live studio. At gusto ko pong batiin lahat po ng Southeast Family. Team Patient! Mag-ingay kayo. Ayan. And be blessed tayong lahat. Amen. Good afternoon po. Ma'am Rona. Hello po. Magandang tanghali sa ating lahat. At Sir Joe, maraming salamat po sa privilege na makasamang muli. At of course, babatiin ko ang nag-celebrate ng birthday kahapon, si Ma'am Tina. Ayun, Westbank family. And man, kanilang anniversary din ngayon ni Sir Roy. Yes, sir. Yeah, ngayon, ngayon yung anniversary nila. Mamaya ako sana kasi. At sa lahat ng Westbank family at sa lahat po ng mga nanonood ngayon, lalo na sa mga Bisaya dyan, maayong udto sa tanan. Amen. Amen. Ma'am Ara. Magandang tanghali po sa inyong lahat at thank you po ulit Sir Jao sa pagkakataon na kami ay makasama sa episode po ng Thy Will Be Done ng The Baptist Lunch. And nakikita ko na nga po yung mga hagrupo namin dyan sa Team Fearless. Ayan, wow. maraming salamat sa inyo. Nandito na rin yung aking leader na si Sir Emilio Daef. Yun. Nanonood na rin. At ganun din naman sa Southeast Family, magandang tanghali sa inyo. Sa mga chosen generation dyan, manood, mag-hashtag na rin kayo dito sa ating programa at napakaganda po. At syempre, yung mga kababaihan dyan sa Team Prep, especially sa Team Prep na talaga namang revive na revive sa kahapong paganapan na Women for Christ Conference. Kaya kung talagang tayo na blessed, patunayan natin sa pamamagitan ng panunood natin ngayong tanghali sa programang The Baptist Lunch. And ayun, tune in lang po tayo at marami po tayong matutunghayan at mapapakinggan po ng mga prinsipyo patungkol po dito sa ating programang The Baptist Lunch. Yeah, dahil binanggit mo na rin si Ma'am Tina and Ma'am Rona. Sir Roy, Ma'am Tina, happy anniversary po sa inyo. Shout out dyan sa Hairmaid Salon. Ayan, dyan nakita ko yung picture ni Ma'am Tina. Sinend sa area namin eh. Kasi nandoon siya at sinend nila Brother Joral at saka ni Ma'am Layla. Ayan. And also shout out dun sa, ayan, sabi ni Sir Joral do, dito, Ma'am Tina, nagpapaganda. Yeah. Siyempre, anniversary. Yun. Oh, di ba? Oh. Eh, kaya, shoutout din dyan sa South Mourner family. Actually, sub-area saturation sila ngayon. And, natapos na sila. May mga nag-send ng picture na nanonood sila sa sub-area nila, Brother Joshua. Yan, oh. Shoutout sa inyo lahat na nakapag-area. Sana lahat sila nakasama nyo. at sino, si, also ay sino pa yung mga nandito natin? Yeah, wala na so far ay yeah, marami na tayo nandito. Yan. Yeah, amen. And again, this will be a great program. Let's go back to our text, mga kapatid. And as we read our text in the book of Matthew. Yeah, makikita niyo naman po 'yan diyan sa inyong mga kapatid. Sa inyong mga screen, sa ating screen, ang ating pong topic ay Thy will be done. All right? Let's read the passage in Matthew chapter 26 of verse number 42. Okay? If you have your Bibles with you, babasahin na po natin. Let me just read verse number 39 first. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Then let's drop down to verse number 42. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. And of course, in the third prayer, so verse number 44, and he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Yung katulad sa verse number 42. Now, mga kapatid, going back to our topic, Thy will be done, makikita natin sa dalawang verses po na ito na there are also different desires. You see? As you can see upon the Lord Jesus Christ saying these words, makikita natin sa verse 39, if it be possible. You see? If it be possible, let this cup pass from me. You see? Dito sa verse number 42,
if this cup may not pass away from me, except I drink it. You see? So makikita nyo in these two passages, the difference, there are two different desires. You see? And na kung saan, pinakita ng Panginoon Hesus Kristo exactly kung ano ang nangyayari sa atin bilang isang tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo. Ang kagandahan po dito is that exactly this is the reality na pagdating sa panalangin na meron tayo sa Panginoon. Lalong-lalo na sa inyo young people. You see? Kaya, oh, by the way, let me just once again remind you, ang pinag-uusapan natin dito, bagamat pinag-uusapan natin dito, yung thy will be done, but let me remind you first, you will never know God's will if you will never communicate with God. Na, iba sa inyo, mahilig kayo maghanap ng mga sign, baka mapalo kayo ng signboard. Ha? Huwag kayong maghanap ng mga sign na ito siguro ang will ng Diyos kung hindi ka nakikipag-usap sa Diyos. Malagay ko naman, maliwanag yun. Okay? Marami kasi nagsasabi na, ano kaya ang will ng Diyos sa buhay ko? Paano mo malalaman na hindi ka nakikipag-usap? You see, napaka-importante niyan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ay isa-isa ito sa mga dapat ninyong makita dito. And iba pang aspeto ito. You see, na dapat ninyong makita, pinapahapyawan ko lang sa inyo, how important your conversation to God is. In other words, how important prayer is sa buhay ninyo. You see, minsan kasi ang prayer nyo lang ay sa pagkain, sa pag-alis, ano pa ba pwede maging sakop ng prayer? Pag may problema, occasional. In other words, yung inyong panalangin. But never itong naging, prayer ay naging habit ninyo. Buti pa yun sa channel na tayo eh. Oh, may 3 o'clock habit. Oh, di ba? Doon sila nagkamali. Sino may sabi sa'yo na 3 o'clock ka lang dapat makipag-usap sa Panginoon? No, it should be your everyday habit. You see? Yung pakikipag-usap sa Panginoon because they thought the formal prayer, they thought that prayer is just a formality na kailangan talaga nakapikit ka, nakaluhod, at talaga naka-fold face, nakaganong ka pa. You see, hindi yon, sa picture lang yon. You see, the main point here is prayer is your conversation, your communication with God. It's the art of your communication with God. Therefore, if you want to be, to know the will of God with your life, then communicate with God. Hindi lamang po yan. Ano pa? You see, yung communication na meron kayo, it should be an intimate and close conversation. You see that? And another thing, dapat nyo i-consider yan. Hindi ito yung pinag-uusapan natin, pinapapyawan ko lang para alam nyo kung paano kayo manalangin. O, shoutout din sa inyo, nandito yung mga team rep host. You see? Para alam nyo kung paano manalangin ng tama. You see, it's a intimate conversation with God with a close relationship. You see? Bakit? Eh, syempre nga naman. Alam nyo naman yan. Kailangan nyo maglambing para makakuha kayo ng gusto nyo ng blessing. You see? Sa tao nga, sa magulang nga, nagagawa ninyo eh. Eh, naghahanap nga kayong malalambing eh. O, di ba? Eh, sa Diyos, hindi nyo pa magawa. Eh, kung Diyos nga, hindi nyo malambing eh. Huwag muna kayong maghahanap ng taong malalambing. Bars. Di ba? You see? Kaya ko sinasabi yan, it's because pinapakita ko muna sa inyo dito, bago ko pumunta doon sa sinasabi ko kanina, pinakikita ko muna sa inyo yung mga dapat pang ayusin. Panimula. Okay? And then, if alam nyo na dapat ayusin nyo yan, the next thing is, dito makikita natin, there are two different desires ang Panginoon Hesus Kristo. Ano yun? Yung isa, sa verse number 39, let this cup pass from me. Dito naman sa kabila, if this cup may not pass from me, except I drink it. You see? Dito na, ang desire niya hindi sa kabila, sa verse number 39, kung pwedeng mag-pass. Dito, except I drink it na. Sige, akin na lang, I will drink it. You see? So kaya ako sinasabi sa inyo yan, in these two different desires, merong isang pantapos ang Panginoon Hesus Kristo. Ay, yun yung topic natin. Thy will be done. You see? Ang pangtapos na panapos palagi ng Panginoon Hesus Kristo, bagamat may dalawa siyang ninanais mangyari or inaasahang pangyayari. You see?
eh, ang pantapos niya pa rin ay yung kanyang forward phrase na thy will be done. In other words, mga kapatid, tanggap, makikita natin dito, tanggap ng Panginoong Hesukristo, ng Diyos Anak, you see, ang alin? Ang plano ng Ama sa Kanya. Nakuha ninyo? Hindi natin ito ibig sabihin. Kaya ko ito sinasabi sa inyo, hindi ito yung parang sumubok yung Panginoon na, oh, baka pwede naman. Ibang sitwasyon to. You see, this is a serious situation, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, eh, ang Panginoong Hesukristo dito ay nagkatawang tao. You see that? Pero pinapakita niya dito, magandang makita niyo dito, young people, you see, sa buhay ng Panginoong Hesukristo, dinisplay niya, you see, na yung kanyang ninais mangyari ay inilapit niya sa Diyos, pero yung ninanais niya ay ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi yung sa iyong lamang. Napansin niyo ba yan sa verse 39? You see, sinabi niya, let this cup pass from me. If it be possible, let this cup pass from me. Pero sabi niya, nevertheless, not as I will. Nakuha niya yung construction ng kanyang pananalita ng Panginoong Hesukristo. Kung paano niya sinabi ito. You see, hindi siya katulad nung desire ng tao na baka pwede naman, Lord. Palampasin nyo naman to, Lord. O baka pwede naman, Lord. Ibigay nyo na to, Lord. You see? Pero, hindi niya ini-insist yun as His will. But He is asking the Father still according to His will. Nakita yung difference? You see? Minsan, may pinapakiusap kayo sa Diyos na gusto nyo according to your will. Yung pakiusap nyo ay saklaw ng kagustuhan nyo mangyari. Ang sa Panginoon Hesukristo, yung pinapakiusap niya ay gusto niya maging saklaw naman ng gusto mangyari ng Ama. You see the difference? You see? Kaya ako sinasabi ito sa inyo, because you have to be careful, just a simple twitch from Satan. Akala nyo, ang pinapakiusap nyo pa sa Panginoon ay yung gusto mangyari ng Diyos sa inyo. Ang hindi nyo alam, you are insisting your will na pahintulutan ng Diyos. Yan ang dapat na pagkaingatan ninyo sa buhay nyo. Team focus, team preparation. Yan ang dapat na pagkaingat-ingatan ninyo sa buhay nyo. Yung i-insist nyo sa Diyos, yung isang bagay na gusto nyo mangyari, and then at the same time, ipipilit nyo yun, na pwede baka naman Diyos, ito na lang pwede nyo gawing will sa buhay ko. Nakuha nyo yung point? Baka naman Lord, ito, pwede bang ito na lang yung will mo sa akin? Ha? Para magkaiba yun sa verse 39. You see? Baka naman, Lord, pwede ito na lang yung will mo sa buhay ko. Baka naman, sabi nga ng pinag-uusapan natin last time, Lord, baka naman thy will be John. Si John na naman? Ano naman yan? Yan talaga eh. Baka naman, Lord, pwede naman na si John na lang yung will mo para sa akin. Huwag mo turuan ng Diyos. You see? Tandaan nyo, kaya ko sinasabi yan, pinapakita ko sa inyo kung paano mag-twist ang Diablo. Bakit? Paano nyo malalaman? Itong sitwasyon, tinan nyo ha, itong mangyayari mga kapatid. Itong ganito ang pangyayari. You see, paano nyo malalaman na insisting na kayo sa will nyo at hindi na yan ang will ng Diyos? You see, pagka hindi yun binigay ng Diyos, masama loob mo. Amen. Napakasimple, di ba? Pag hindi binigay yan sa ilang Diyos, napakasama ng loob mo. Eh siyempre, hindi naman yan agad-agad. Ito pa, tatandaan nyo, the revelation for you ay may mga tamang tao na ilalagay ang Diyos dyan. Sino yon? Ang pastor. Amen. Kaya nga lagi natin, last time, pinag-usapan natin dito eh, napaka-importante na yung pastor ay lagi mong konsultahin. Dahil siya ang inassign na pastor sa iyo ng Diyos. Mag-alaga ng spiritual condition natin. Kaya nga hindi pwedeng hindi kasama sa equation ng spiritual life natin, ang pastor. Bakit? Siya ang man of God. In other words, anumang gusto niyang mangyari, ipara sa iyo, ipapaalam niya yan sa kanyang tao. Dahil pag sa atin niya diniretso yan, baka mamaya kung ano-anong interpretasyon ang gawin natin. You see that? You see how important the role of the pastor is in our life? Lalo na sa buhay nyo, young people, team focus, team preparation. You see that? Kailangan yan. Bakit? Baka mamaya katulad yan. Ang interpretasyon natin ay katulad nung ginawa mo last time.
You see, parang naghahang tayo. yung interpretasyon na, interpretasyon na sinabi ko kanina. Baka ganun ang mangyayari sa iyo. Yun ang iniiwasan natin dito. Para mapakita natin yung spirituality and the full will ng Diyos at talagang masusunod. Walang halo. Walang megos-megos yan, insan. Hindi na pwede na megos. Grabe na yan, insan. Ha? Pati ba naman yung gusto mangyari ng Diyos sa iyo, insan? Gusto mo pa, haluan pa rin ang plano mo. Hindi pwede yan, insan. Tama na yan. O, di ba? Hindi pwede yung ganyan. Di ba? Pagka pinilit mo na yan ang insan, ang mangyayari sa inyo na, mabira, tornado na yan ang insan. Ano mangyayari? Tornado talaga buhay mo pag pinilit mo yan. Magulo. You see that? Kaya napaka-importante nito. It's because of the reason na, alam nyo, you cannot deny the truth as well that there are signs of your life, young people, na insisting kayo sa gusto nyo mangyari. Whether you accept it or not, there are signs in your life that you are existing what you want to happen. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano ang twist? Sa verse 39, may pinakiusap ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo na mangyayari sa Ama. Pero, sinisigurado niya na yun, kung yun man ay mangyayari, na pakiusap niya, will yun ang Ama para sa Kanya. Hindi yun sa ini-insist mo o pakiusap mo sa Panginoon, na, Lord, baka pwedeng ito na lang. Pero ang insisting mo na, will mo na yon, hindi na will ng Diyos. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo, it's because makikita nyo dito ang protection ng Diyos sa buhay ninyo. Young people, tandaan nyo to, lalong-lalo na, andito si, ang team preparation host. You see? Lalong-lalo na, kaya ako sinasabi ito sa inyo, napakadelikado na sitwasyon ninyo. Bakit ko sinasabing napakadelikado? Because of the reason na tandaan nyo, papasok kayo sa life of marriage. Na kung daan dun sa life of marriage, yan, magsisimula na naman kayo ng isang henerasyon ng Christianity. Napakasimple ng question. You see, kung magpapasok kayo, kayo ay papasok na naman muli doon sa simple sa isang buhay sa ng bahagi ng buhay niyo na kayo ay magsisimula ng panibagong henerasyon. You see, ng Christianity, ano kayang itatayo mong henerasyon? Ayon pa rin kaya sa gustong mangyari ng Diyos? Hindi na mangyayari 'yon kung dito sa pagpe-prepare mo in the life of marriage is ang pinipilit mo na is not God's will. You see? Kaya nga sabi ko sa inyo, pinakita ko sa inyo, dalawang scenario ito eh. You see? Dito, if it be possible, let this cup pass from me. Not as I will, but as thou wilt. You see that? Sabi ko sa inyo, yan ang nawawala. Alam nyo, minsan kasi makikiusap na lang tayo eh. Ang insisting pa natin, ang pakiusap mo pa sa insisting, sa pag-i-insist mo, ang pinapakiusap mo pa ay yung gusto mo pang mangyari. You see? Sa Panginoon Jesucristo, hindi. Alam, nakakatawa yan, Sir Tony, Ma'am Rona, Ma'am Ara, Ma'am Sai. Nakakatawa yan eh. Kasi bakit? Akalain mo, insisting ka na nga yung gusto mo pang mangyari, insist mo. You see? Hindi ka tulad sa Panginoon Jesucristo. Ano yung sa Panginoon Jesucristo? Ang pinapakiusap niya sa Diyos, na kung pwedeng mangyari, pero ayon pa rin sa will ng Ama. Yun ang pinapakiusap ng anak. Hindi yung papakiusap mo yung gusto mo mangyari. Pakiusap mo yung gusto mo mangyari, pero siguraduhin mo na yan pa rin yung will ng Diyos. Kung hindi yan yung will ng Diyos, huwag mo na ipilit. Diba? Ganun lang naman kasimple yun, mga kapatid. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, napakaganda, napakabuti ng Panginoon Jesucristo sa buhay po natin. Bakit? May ilustrasyon siya mismo na siya mismo yung gumagawa. Minsan si Sir, ang excuse, Panginoon yun eh. Kaya nga nagkatawan tao eh. Di ba? Kaya nga siya nagkatawang tao para ano, para makapag-set ng example sa atin. You see? Now, ito sinasabi ko sa inyo, team focus, team preparation, you have to make it sure na sa bagay na ito, talagang makikita ninyo ang pangingialam ng Diyos sa buhay ninyo. Alam mo kasi ang point kasi dito, actually, it's not the word na pangingialam. Yung kamay at galaw ng Diyos talaga sa buhay ninyo. Because if it's God's will for you, then let it be done. You see? Wala naman, sabi ko nga sa inyo, mag-comment kayo ngayon dito, kung meron sa inyong mas may mabuti, mas maigi pang will ng Diyos, sa will ng Diyos. Kung mayroon pa kayo naiisip na will ng Diyos sa buhay ninyo, sige, pilit mo, i-comment mo dyan. You see? Kung masasabi mo na mas maigi pa yung will mo kaysa will ng Diyos.
Magaling ka pa sa Diyos. Oh. Di ba? Baka meron ka. May gusto kayo sa Diyos. Oh. Tapos pag nai-comment mo dyan na mas maigi yung will mo kaysa will ng Diyos, sasambahin ka na rin namin diretso. Oh, di ba? Kaya ko yung sinasabi sa inyo yan, young people, kasi tinan nyo ha, minsan, kaya kayo, ito yung nagiging dahilan, young people, ng pagtuklap nyo sa simbahan, pagtuklap nyo sa salita ng Diyos, pagtuklap nyo sa standard ng simbahan, sa standard ng Biblia, sa tinuturo ng pastor natin. And kaya pag-alis, bakit? Because you cannot accept God's will na yun ang mangyari. You're insisting kung ano yung gusto mong pinapakiusap sa Diyos. Minsan yan, sinasabi mo, Sir Tony, ano, sa inyo po eh. Sabi ko nga eh, minsan, ikaw na yung nag-insist, eh hindi nga yun, hindi na nga will ng Diyos sa'yo, yung in-insist mo, ikaw pagalit pag hindi binigay. You see, bakit ang gusto mangyari, insist ka ngayon? Ganito yung scenario eh. Insist ko ito mangyari. Lord, ito na lang, Lord, please. Hindi binigay. Lord, tutuluyan ko na to ha. Baka naman. Tinuloy mo. You see, tinuloy mo, mukhang fluid. Pambira, nahikasal kayo talaga. Pambira, nahikasal kayo, whether civil o ano. Because insisting ka dun sa babae. Oh, nagpakasal ka ngayon. Okay, walang counsel ng pastor ha. Walang counsel ng pastor. Tuloy mo yan. Okay, masaya pa kayo ngayon. Pero tandaan mo, magkakaproblema ka. Totoo yan. Mark my word. Magkakaproblema ka. Hindi mo sinama ang pastor dyan. Hindi mo sinama ang Diyos dyan. Don't tell me. Don't tell me na kasama mo ang Diyos sa hindi niya will sa'yo. That's right. Tandaan niyo yan, young people. Very strong yan. Hindi pwedeng kasamahin ka ng Diyos sa isang bagay na pangyayari sa buhay mo na hindi niya will para sa'yo. Hindi ka kakasamahin ng Diyos dyan. Sinasabi ko sa'yo, pahihintulutan niya lang mangyayari yan. Bakit? Sige, para makita mo later on ang kaibahan ng will niya sa will mo. You see that? Now, kaya ako sinasabi yan, napaka-importante ito. Minsan kasi gano'n nangyayari. Insist ko to, insist ko, ganito, ganyan. I-insist mo na ganyan. Tapos, magka nang problema ka, lalapit, Lord, ba't mo naman pinahintulutan to? Ano mo naman mga words yun? Ba't mo naman pinahintulutan to? Sino ba? Ito, minsan nakakatawa lang eh. Ayaw Diyos pa sinisi. Oo eh. Minsan ka na nang bagsak, parang Diyos ang laging agrabyado sa'yo. You see? Parang... parang laging ano eh, laging Diyos ang ano eh, agrabyado sa sitwasyon. You see? Kaya tandaan niyo yan. Inuulit ko sa inyo, sabi ko sa inyo, tama ito sinabi ni Mami Yang dito eh. Sabi niya, favorite song po natin yung His Way is Perfect. Totoo yun eh. Spiritual ah. Totoo yun eh. Kakantayin ba yan? Sosoloin ba yan? His way is perfect. Pag hindi binigay sa'yo, yung gusto mong lalaki o babae, hindi na perfect yung way ng Diyos. Sir, favorite din yan ni Mam Cyrus. Ah, ganun. Oo. Gusto po. Diba? Pero eto, tuloy-tuloy lang ako magsasalita kanina kasi inaantay ko munang maayos my landscape yung ano eh, camera. Pero maganda tanghali po, Pastor Hill. Maganda. Sir, have a safe trip sir. Po. Have a safe trip. Yeah. Tanghali po, Pastor Hill. Hi, Pastor Hill. Opo, opo. Landscape, nakikita. Mas maganda po yan ngayon. Opo, mas maganda po yan ngayon. Medyo naharangan lang po ng kuko nyo. Yan, yan. Ah, sige po, pagbalik nyo po, ibibigay na namin yung cellphone holder. Yun. Okay na po. Opo. Sabihin, gusto natin, if it
iginigit natin, yung will natin na aprobahan ng Diyos. Amen. Bakit mahina sa FB? Yeah, pero ang tawag nga ng iba doon ay permissive will daw. Wala man akong nakikita permissive will. Alam nyo, sino mong mga pastors na tuturo ng mga ganyan, ng mga permissive will na yan, ay ginagawa nila na ang Diyos ay sinungaling. Eh, alam na ng Diyos na mapapahama ka, aaprobahan pa ng Diyos. Yeah. Eh, I don't think na totoo yun. Eh, maling application ng pananalita yun. May mga pangyayaring napakaraming ganyan ang sa Bible, pero hindi papaintulutan ng Diyos na ang kanyang anak ay mapahamak. Ngayon, kaya napahamak ang mga anak ng Diyos kasi ipinilit nila ang gusto nilang mangyari na walang kapahintulutan ng Diyos. Yeah. Amen, sir. Tapos ang tawag nila doon, permissive, pinahintulutan ng Diyos. Wag! Ay, hindi ganun ang Diyos ko. At hindi yung Diyos na tinuturo ko sa inyo, pinapakilala ko sa inyo. That's right. Pagka ang Diyos nagsabing no, you better listen to Him. Yung. And don't do it. Amen. Amen, sir. You yeah. listen and don't do it. Because when God says no, it's really no. Yeah. Imagine na ang nag-no-no, mga kapatid, ay yung omniscient, all-knowing God. Yeah. And you are trying to insist your will pa rin. God bless. See? So matindi yun. Akalain mo, ini-insist mo yung sarili mo na itong gusto kong mangyari. Tapos sinusuway mo yung all-knowing God. Malupit. Bihira yung ganun, lakas ng loob, Pastor. Yun ang matindi niyan. Ngayon, ang dapat maunawaan ng maraming kabataan, maraming mga Kristiyano, ang papel ng pastor nila sa buhay nila. Yeah. Okay. Kasi ang authority ng pastor, ang power ng pastor over the members is just a veto power. Ibig sabihin, permitted, allowed, pinagbigyan. Ibig sabihin, it might be by authority, parang ganon, by the authority vested upon me by the congregation or the people of God. Ganun ba? So, yun ang authority na ipinagpaintulot sa akin na pakialaman ko yung buhay nila sa ganung klaseng pagkakataon. Yeah. Oh, pero, dapat mo unawaan doon na pagka sinabi kong ganito, ganyan, at hindi niya susundin, hindi ko na saklaw yun. Saklaw na nila yun. Kasi sabi ko nga, it's just a veto power. Okay? Now, kung meron mang kapahamakan na mangyayari doon, buma yun ng pagsuway niya sa salita ng Diyos. Kasi minsan, una sa lahat, hindi nauunawaan ng maraming mga Kristiyano ang power. Ibig sabihin, ang karapatan o ang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa pastor, sa man of God. Yung totoo, ha? Yung totoo. Okay? Now, kaya ka may man of God, kaya ka mayroong kinatanggap na... Yeah. Medyo sabag biyahe po yan, Pastor. Medyo na, sir, medyo na putol po. Counselor or man of God, para magka-counsel sa iyo. Yan. Amen. It's unacceptable. Amen. Yeah. Yeah. Pero you have to abide. And it doesn't matter kung yan ay sabihin natin. Kasi may mga pastors, o ako na lang personally, ang pastor ay pwedeng maging ma-move. That's why we are very careful about it sa ating simbahan. Kasi pwedeng mag-move ang pastor ng emotion na merong
favoritism, you know. That's right. Because emotion can lead to favoritism that is not necessary to counseling. You see, ibig sabihin, hindi yan dapat ang gagawin niya, hindi yan dapat ang sasabihin niya, pero sinabi niya. Oh, bakit niya sinabi? Eh, kasi may pabor eh. May pabor, pinaburan niya yung kanyang ina-advise. It happened, di ba? Doon sa isang propeta, kay Balaam, di ba? Pinaburan niya yung, kasi may perang involved eh, may gift. Okay? So, it can happen. So, kaya makikita nyo, ang mga, may mga tao, na pag, may mga miyembro, na pagka hindi sila pinaburan ng pastor, nagagalit. Yeah. That's right. Nagkakaroon ng negative attitude laban sa pastor. That's right. Okay? Or, maghahanap ng iba niyang pastor. Yeah, totoo yan. Yeah? That's right. So, ganun lagi. So, ang nakakalimutan niya, na meron siyang power na binigay sa pastor dahil sa kinilala niyang pastor. The fact na kikilalanin mo ang pastor mo, na pastor mo, ibinibigyan mo siya ng authority over your life. Amen. Pero wag lang sana doon sa mga counsel na gusto mo. Yeah. Kaya makikita niyo, kapag ang pastor nag-counsel, ang gusto mangyari ng miyembro, yung kaaway niya, kawayin din ng miyembro at kawayin din ng pastor. That's right. Kailangan pabor. At kapag hindi ginawa ng pastor yun, maghahanap sila ng rason na kasiraan ng pastor. Yeah. I'm telling you, laging ang miyembro, maraming makikita ang kasiraan ng pastor sapagkat ang pastor ay tao rin. Yeah. Mm. Amen. Okay? But, huwag natin kakalimutan na ang bahagi na yon ay nasa kamay na ng Diyos. Kung pastor ay nagkasala, hayaan ng Diyos na ituwid. Kasi that's his man. Amen. Okay? It is God na nagbibigay ng wisdom sa pastor. It is God also na magdi-disqualify sa pastor kasi ang Diyos ang tumawag sa pastor. Amen. Maraming mga issues ang pastors na hindi mauunawaan ng mga miyembro. Yeah. Because ang layo ng miyembro sa pastor ay napaka spiritually speaking, ang layo. That's right. Eh, Diyos nga hindi kaya nga mga pati, naglagay ang Diyos ng pastor para mauunawaan ang Diyos kasi kapag ang mga miyembro karnal, hindi nga mauunawaan ang Diyos. Yeah. Amen. So kinakailangan na mag-mediate sa kanila na talagang papapil na bagamat hindi perfecto pero sasabihin pa rin ang kailangan gawin ng mga tao. Yeah. Nakita nyo? Yes, sir. Pero, mga kapatid, hindi magugustuhan yan at hindi nauunawaan ng napakaraming Kristiyano. That's right. Kasi nga, ang kinikiit nila, ito ang gusto kong mangyari, na yung will nila ay aprubahan ng Diyos. Dapat yung will ng Diyos ang aaprubahan ng Kristiyano. That's right. Oh, baliktad na. Yes, so, sir. So, nagkakaroon ng problema yung buhay ng mga Kristiyano. Okay? So, yan ang dapat maunawaan ng napakaraming mga miyembro, mga kapatid, at mga kabataan, lahat, kasi minsan pagka hindi na-aprobahan yung gusto nila mangyari, maghahanap yan ng mga taong, o bakit si ano ganito, o bakit si ganito, ganyan. That's right. See? Totoo po. Amen. Totoo yan. So, nakikita niyo ang problema. Hi, good afternoon. Alright, thank you. Have a good day. Shout out sa iyo. Ay, shout out ko sana kay Taylor. So makikita niyo ang problema. Kaya nagkakaproblema tayo sa point na yun eh. Kaya ang hinahanap lagi, ang isang Kristiyanong gumagawa ng alam niyang unbiblical, naghahanap lagi yan ng isang counselor na magka-approve ng kanyang will. Yeah. Amen, sir. Ang dapat ma-appreciate ng mga Kristiyano, una sa lahat, ang pastor ay hindi perfect, pero at least ang pastor magsasabi pa rin ng totoo. Yeah. Amen, sir. Yun ang maganda doon.
At least sasawayin pa rin sila. You see? Sometimes, you know, parang mga politiko kasi ang mga Kristiyano eh. Pagka nasitamo sa mali, maghahanap ng pagkakamali, ng sumisita sa kanila para i-discount, i-discredit yung kanilang capability na magpuna. Diba? So, ganun lagi. Which is very wrong. You see? Itutumba yung iyong reputation. That's right. Yeah, para lamang hindi ka maging sabihin nila wala kang capability na magsaway. You see? So saan ka na pupunta ngayon? Kahit saan ka pumunta ng simbahan, walang perfect na simbahan. That's right, sir. Pero sabi ko nga sa inyo, pinakamaganda, hindi man tayo perfecto, pero at least hindi tayo hipokrito. Yun. Amen. Alright, sige lang kayo. At maganda yung mga tinatalakay ninyo. At ang pinaka-point lang na sinasabi ko rito, maunawaan ng mga tao yung kanyang kalagayan, yung papel ng pastor sa buhay niya. Ano ba talaga? Ano ba talaga ako? That's right. Diba? Amen. Ano ang papel ng pastor? Ano pwede kong pahintulutan? Okay? Kasi yan dapat ma-approve na. Kasi nasa simbahan, hindi naman po pwede. Kasi may narinig na akong ganyan eh. Taas-taas sa harapan ko mismo sinabi. Kasi parang nagmamalaki siya na akong pastor niya. Sabi niya, wala akong pakialam sa ibang mga tao. Taas at ako pupunta rito dahilan sa makikinig ako ng salita ng Diyos. Kahit hindi ko gusto ang aking pastor, pero makikinig ako sa salita ng Diyos. Yo. Hindi, matapang. Mga tao nga pinag-iisip yun. Paano mo pakikinggan ang isang tao na hindi mo gusto? Yun po yung sinasabi niyo po na tabo. Yeah, totoo yan. Tabo yun eh. Yeah, so makita nyo, mga kapatid, huwag natin pahintulutan na dumating sa punto natin na yung will natin ang i-approve ng Diyos. Kundi dapat yung will ng Diyos ang dapat i-approve natin. Amen. Okay. Yes, sir. Sige, kayo na lang muna. Ito, nakikinig lang ako. Sir, meron po, ihabol ko lang ito kasi total na dito po kayo. Napakaganda. Ito po yung question the last time na kami po ay nag-air ng Thy Will Be Done. Ito po, sabi po dito, masasabi mo bang kalooban? Sabi po dito, masasabi mo bang kalooban ng Panginoon kung asawa mo na siya pero may doubt ka pa rin? Tapos sabi niya po dito, kalooban ba ng Panginoon kung umuo ka lang para hindi ka lang maging negative kay pastor? Dalawang tanong po ito, pastor. Tabo rin yun. Tabo rin? Alam mo, sa simbahan natin, hindi ko tinatanggal ang kalayaan ng bawat isa na mag-isip. Amen, amen. Ayoko noong ulot-ulot. Yeah, that's right. Ayoko yung sinasaran. Kaya naniniwala ang simbahan natin, naniniwala tayo sa tinatawag na soul liberty. Yeah. Ibig sabihin, ang bawat isa may kalayaang sumunod at hindi sumunod. Alright? Now, yung taong ganyan, na kaya lang siya susunod sapagkat ayaw niya maging negative sa akin, ang tawag niyan ay urukan. Yeah. Totoo po yan, totoo po yan. Isang uri na matibay na plastic. Urukan. Plastic. Yan ang pinakang matibay na plastic. Tupperware. Totoo po. Parang lalabanan daw po siya ng Tupperware. Eh wala na. Magaling ang ano yun. Magaling ang urukan ngayon. Ang Tupperware kasi may pagkaguma eh. Ay, oo nga pala. O, tama. Pero sa lahat ng mga plastic, urukan ang the best. Yun, mabira. Kaya baka, yung nag-aantay lang na ginagawa lang yung bagay para hindi maging negative kay pastor, baka middle initial O. Hindi ko tinuturo pati yan. Kailanman hindi ko tinuturo. That's right. Alam nyo, mapapahamak yan bandang dulo. Carbon loading na daw ngayon, pastor. Saka ako, kahit na mga kapatid, yan ang tatandaan ninyo,
kahit hindi ka sumunod sa akin, gagawin ko pa rin ang tungkulin ko sa iyo bilang Amen. Pastor. Yo. Amen, sir. Amen. Amen, sir. Napakaraming tao dyan na ganyan. Napakaraming miyembro natin na ganyan. That's right. Nakita nyo naman mga kapatid, may mga nagsasalita laban sa akin, pero nandiyan pa rin sila, umaalis, bumabalik, tinatanggap natin because I am the pastor. Amen. Hindi man tayo Amen. Dyan fraternity. Hindi yeah. tayo fraternity, hindi tayo club, kundi church tayo na composed ng mga taong nagkakamali at hindi perpekto. Yeah. May mga tao kasi pag nakapuna, akala mo perpekto siya. Pero pagka nagkasala siya, yes, ayaw mo pakialam. Ayaw mo bulgar ang kasalanan nila. That's Amen, right. Sir. Amen. Tama yan. Kaya pagka medyo nasasagasahan na sila sa preaching, ang buong akala nila, sila ang pinapatamaan. Mira, di naman matlakas mag-tights. Yeah. So, ganun lagi. Alam nyo, kagabi, sa buong mula pa nung Linggo ng gabi, halos nalilate ako talaga matulog na kasi sagot ako ng sagot doon sa mga nagpapasalamat hanggang kagabi. Oh, Amen. Minsan nga, ina-heart ko na lang yung iba eh. Amen. Pero may mga bagay na dapat lang ako talaga sagutin. May yeah. mga meron lang talaga. So, well, anyways, that's the church mga kapatid. Dapat maunawaan talaga nila kasi pag ang simbahan ay tinulad mo lamang sa ordinaryong mga organization, wala talaga mangyayari. That's right. Sir, okay. Oh, sige. Para naman bigyan natin ng pagkataon, sayang naman yung pag-leave ni Tony na hindi natin mapakinggan. Holiday naman po, Pastor. Holiday naman. Oh, holiday naman lang po. Hindi, mas sayang po si Ma'am Zyko. Kasi kailan po siya nakapagpunta dito po eh. Ah, ganun. Mabuti wala. Hindi pumunta sa Cavite yan. Hi, Pastor. Eh, sige, ikaw na nga. Ikaw mo ulo. Alam mo ba na ang Cavite ngayon nasa north na? North? Yeah. Ah, ganun pala yun. Pwede. Lampas ng Tarlac. Ah, ganun? Ay, ah, parang iba direction yun. Bagong mapa. Google Earth ba yun? Yan. Pero alam nyo, napakaganda po na sinabi ng ating mahal na pastor. In fact, sabi ko nga eh, meron ako kanina tinitingnan po dito. Kung tinusundan ko ulit, binalikan ko ulit yung flow ng story dito, Sir Don. Alam nyo ba, sa dulo, eh, may mga pangyayari pa nakasunod dito. Actually, iba na, bagamat iba na, it's about the betrayal and arrest of Jesus. Pero makikita natin dito, yung doon ay kalooban ng Diyos, thy will be done, and then makukuha naman natin dito sa story dito. Bagamat, sa susunod ko gagawa ng topic ito. Napakaganda nito kasi sa verse number, yung tagpo dito sa verse number 54. Sabi dito 26 verse number 54. But how then shall the scriptures be fulfilled that it must be? You see? So maliwanag yan sa verse 56. But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Ang pinupunto ko lang dito, sa buong pagkakataon ng storya kasi nito, makikita natin na dapat ang masusunod talaga ay yung will ng Diyos at ma-fulfill ang sinasabi ng Biblia. You see, ang salita ng Diyos. Kaya makikita natin dito mga kapatid, at hindi ng illustration na binibigay dito ng ating Panginoon, mga young people. You have to take this seriously sa buhay ninyo kasi pag hindi nyo gagawin ito, kaninong will, ibibilin nyo yung will ninyo. Ang dulo, you see, fulfilled gaya yung plano ng Diyos. You see, marami maapektuhan. Sir Tony, go ahead. Amen. Once again, nagpapasalamat tayo sa ibinahagi ng pastor natin. Actually, napakaliwanag na yun eh, na pambira. Kung minsan nga, ayaw mo na magsalita eh, kasi gusto mo na lang makinig. Pero, and at the same time, bilang isang tagapakinig, lalong-lalo na siguro sa mga young people natin, pinagpapala talaga yung mga young people natin na kung saan merong isang taong malaki yung concern sa buhay natin. Yeah. Yan ang minsan hindi na-appreciate ng mga young people natin sa ngayon eh. Right. Kala nila, yes sir. Kala nila parang pinanghihimasukan na kung saan eh parang hindi pabor ang palaging binibigay sa kanila. Nagkakamali po tayo. Kalaban tayo palagi. Yes sir, totoo po yan. No? Yan po ang mga bagay na nakakaligtaan ng mga kabataan natin o hindi lang naman mga kabataan, kahit mga members din po, na kung saan eh, hindi natin na-appreciate kung ano ginagawa ng ating pong pastor. Yeah. Tandaan po natin, yung pastor natin, ang Diyos ang nagbigay eh.
Diba? At kung ang Diyos ang nagbigay po sa atin, eh, pambihira, eh, siya ang pinaka-number one na tao na siyang magbibigay sa atin. If we are looking for the will of God, eh, pambihira, eh, nandiyan yung pastor na ibinigay sa atin. Kaya napakaganda yung communication natin maliban sa Diyos, magkaroon din tayo ng maayos na communication at relationship sa ating pastor. At kung ang pastorong ito, ang siyang malaki yung concern at pagmamahal sa atin, eh, pambihira, kung ano man ang sasabihin niya, eh, dapat palagi nating pakinggan at dapat nating ma-appreciate po yan. That's right. Tandaan natin, ang pastor natin, parang magulang din natin yan, eh. Hindi yan yung magbibigay sa atin ng isang counsel na ikapapahamak natin. Hindi. Yan ang magbibigay sa atin ng counsel na kung saan yun ang pinaka-the best para sa atin. No? That's right. Kaya magpasalamat tayo sa pastor natin na kung saan eh, na siyang palaging nagagabay sa atin, sa mga young people, at kahit sa atin, sa amin, na meron ng asawa. Naalala ko sinasabi ng pastor natin eh, kung sa umpisa pa lang hindi mo na ako sasamahan, pag nagka-problema ka, walang ibang sisisihin kundi ikaw. Yeah. Ganun din, no? Kung ikaw po ay may plano ngayon na magkaroon ka ng sarili mong pamilya o sarili mong asawa, pambira, dapat kasakasama mo rin dyan yung Panginoon at ng ating pong pastor. Kasi eventually, sabihin natin ngayon, okay, sige, nangyari na kung ano man ang kalooban mo. Totoo yung sinabi kanina ni Sir Joe, eh. Sa ngayon, maaaring sa ngayon, hindi mo pa nakikita yung bunga ng iyong desisyon, yung maling desisyon na ating pong ginagawa. Pero ang Diyos natin, mayroong judgment day na ibibigay sa atin. Na ang, right. Yun ang parang ang way ng Diyos para turuan tayo. Na kung saan babalik-balikan mo, dito. Ito yung pinaka-root ng problem kung bakit ako nagkaroon ng ganitong klaseng buhay. Dahil sa isang maling desisyon na yon. At tatandaan natin bilang isang young people, ang buhay po ng pag-aasawa, hindi basta-basta yan eh. That's yung right. Buhay mo na iniisip mo na palaging ikaw lang iniisip mo, hindi, pag may asawa ka na, That's right. Ang iisipin mo, ang sarili mo, ang iyong asawa, and at the same time, yung magiging anak mo. Yeah. No? Kaya napakahalaga na sa umpisa pa lamang po, na ayusin na natin yung desisyon na ating pong gagawin. Exactly. Kasi ang isang maling desisyon, magbubunga uli yan ng mga maling desisyon. Kaya napakahalaga po, salamat sa Diyos, na ang Diyos po ay nire-reveal sa atin yung kalooban niya sa atin at idinadaan niya yon sa ating pong pastor. Kaya once again, nagpapasalamat po tayo sa pastor natin at sa simbahan natin, mga young people natin. Ito na po ang pinaka-the best na lugar kung saan kayo matututo at itong pinaka-the best na lugar para kayo magkaroon ng maayos na buhay. That's right. Ang kinakailangan na lamang po talaga natin ay sundin ito. May kalooban kayo, pero ang Diyos pa rin, ang pinaka-the best pa rin ang kalooban ng Diyos, ang siyang pinakamaganda sa bawat isa po That's sa right. atin. Bigyan natin, sir, ng panahon para mapagsalita din po ng mga kuhos ko po, sir. Yes, sir. Mamasay, bigyan natin ng panahon. Yes, sir. Yes, sir. Sinabi ni Tony. Okay. Kasi maganda yung sinabi rin ni Tony. Alam mo ba, dapat kapag ka ang isang kabataan ay hindi sumunod sa pastor, maging matigas, in other words, dapat it must or it will and must call the attention of the parents. That's right. Kasi ano ang pinapakita niya? Sanay siya na hindi sumunod sa authority. Yeah. Kapag ang isang kabataan na hindi sanay sumunod sa authority, in other words, sa bahay kaya sinusunod niya rin ang parents niya. Right. Yan ang dapat i-check. I-check talaga ng mabuti yan. Hindi ko naman sinasabing kapag hindi sumunod sa pastor, definitely hindi sumusunod sa magulang. Pero i-check nyo ng mabuti. I-check nyo lang ng mabuti. Na kapag hindi siya sumunod, maaaring hindi niya kilala ang pastor o wala siyang alam tungkol sa trabaho ng pastor. Pero, dapat niya rin i-check, baka yung kanyang anak ay nagsusunod-sunuran din at meron siyang tinatagong bagay sa buhay niya. Okay. Yan ang mga bagay na dapat i-check. Kasi, yung pag hindi niya lang pagsunod sa pastor, maaaring call yun, maaring may nire-reveal ang Diyos. O baka ito na yon, i-check niyo ang anak ninyo. O bakit nagawa niyang hindi sumunod sa man of God? Yeah. Diba? That's right. Totoo po yan. Okay. So that's all. Sige. Amen, sir. Bamsay.
Yeah, thank you po Pastor Hill sa mga sinabi niyo. Alam mo, ako po personal testimony ko Sir John Hill at sa mga aking mga co-host kasi mas masarap yung buhay na wala kang tinatago. Mm-hmm. That's right. Kasi yung una ako gusto ko like yung sinasabi kay Mami na lahat ng nangyayari gusto ko alam ni Mami at alam din ng kapatid ko at gusto ko alam din ni Pastor kasi ando doon kasi yung yung masarap na mamuhay na wala kang kinikim-kim or tinatago na kasi diba laging sinasabi nga ni Pastor Hill, diba yung church natin is family church. That's right. Kumbaga parang tuturing natin na spiritual father si Pastor. So yung advice ng magulang, yung parang ang team namin noon sa the preparation yung topic na parental guidance at saka yung pastoral guidance. Kasi doon mo malalaman talaga yung will ng Panginoon. Pag andun yung blessing ng magulang at yung blessing din ng pastor. Kasi sabi ko nga, sunod ko nga rito yung walang makakapigil sa magandang mangyayari sa buhay nating mga kabataan kung sa simula pa lang, isusunod na tayo. Yeah. Kumbaga parang hindi mo mapipigilan yung blessing, andun na sunod-sunod na eh. Kasi pag yung ako, katulad niya, personal experience ko, ay sinasabi ko nung nakaraang episode na kasama kami, na meron kaming, ako, personal, kahapon, na may edad na ako, sir, kasi 28 lang naman ako. Siguro, kung ipipressure ko yung sarili ko na, will matagal ka na may edad, ngayon lang tumaas. Ako po, Pastor, thank you. Kung bang ipipressure ko yung sarili ko, sabi nga ni Pastor RJ kahapon din sa, namin, sa topic namin na, hindi eh, kasi yung will ko na dahil napipressure na ako, gagawa na ako ng sarili kong way or will ko. Yeah, at the end, wala, lalapit din ako kay Pastor. Pastor, ganito yung nangyari. Mama, ganito yung nangyari. Kumbaga parang gumawa lang din ako ng bato ko na ipupok sa ulo. Kumbaga parang gano'n. Kaya ini-encourage ko yung mga kasing age ko dyan. Nagpe-pray, yeah, sabi nga ni Sir John Hill kanina sa simula, kung totoong meron ba talaga tayong communication sa Panginoon, talaga bang pinagpipray natin, ipinapanalangin natin? Baka sa ngayon, iniisip mo lang na nape-pressure ka. Tayo ako, nape-pressure ako, wala pa akong asawa, kaya gagawa na ako ng paraan. Feeling ko, ito yung will ng Panginoon. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon, lalo-lalo po yung sa nangyari kahapon na late Women's Conference. Thank you po, Pastor Hill. At right, sa lahat po ng aming naging speaker, talagang in-explain po doon yung maging pure ka, pure relationship mo sa Panginoon. Mamaya gusto mo lang nagkaroon ng relationship pero wala ka lang pala talagang pure relationship sa Panginoon. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakikita ko yung bakit, kaya pala wala pang binibigay ang Panginoon. Maaring ganito yung nangyayari. Marami pang tinuturo yung Panginoon sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa blessing lahat nang meron po akong magulang, si Mami na nagagabay, nagsasabi, anak, hindi yan maganda, ganito, ito yung mas maganda na natuturuan sa simbahan. Kaya nakapasalamat ako kay Mami at syempre kay Pastor Hill na tuturing ko rin ama. Yan, lahat. Sasago kay Pastor Hill, nag-voice message ako kay Pastor Hill. Yan, sa mga mangyayari sa buhay ko. At sa topic na po ito, Sir Jow, na talagang hindi lang po ako nag-benefit, syempre yung may mga may asawa din, talagang maganda po napapakinggan kung ano talagang, kaya sunod ko po dito, ulitin ko lang, walang makakapigil sa magandang mangyayari sa ating mga kabataan kung tayo po ay susunod talaga sa will ng That's Panginoon. That's right. Amen. So, yun po. Right. Thank you, Sir John Hill. Ma'am Rona. Hinuli talaga si Master. Hello, magandang hapon po ulit. And Pastor, maraming salamat po. Kahapon, Sir Jow, yung sa last session na sabi ni Pastor RJ na i-keep yung purity, makip yung purity ng isang kabataan kung maganda or pure yung relasyon natin sa Panginoon. So keeping the purity is to keep the pure relationship with God. Na kung yun po ang iisipin ng bawat kabataan, na pure yung relasyon, intention mo palagi natin bilang anak ng Diyos, yung maayos na relasyon sa Panginoon, hindi tayo maging plastic doon sa pastor natin na authority na nilagay ng Panginoon sa atin. Kaya kung ganun po palagi, yun bang sumusunod tayo, may kasiyahan tayong sumunod sa council. At Sir Joe, meron nga akong isang kabataan na pinagsabihan, back to basic,
be secured sa love ng Panginoon. Nang yeah. sa ganun, hindi ka maghahanap ng attention ng ibang tao. Dahil yun nga, ang maging mindset na susunod lang ako kay Pastor pag hindi maging negative, which is kaplastikan nga, which is manifestation lang yan na hindi talaga maayos yung relasyon sa Panginoon at piniplease lang yung tao. Yeah. At alam na natin, kung tao ang ipiplease natin, may katapusan yan na hindi maganda. Pero kung nakafocus palagi, secured tayo sa attention ng Panginoon na maging secured lang yan kung in the first place, binibigyan natin ng attention ang Panginoon. Kaya doon na din papasok yung sinabi nga ni Sir Jao na prayer. Kumusta yung pakipag-usap Amen. Natin sa Panginoon? Dahil kung maayos ang relasyon natin sa Panginoon, babagsak eh. Maayos ang relasyon natin sa pastor. Maayos ang relasyon natin sa kapatiran. Right. Maayos ang relasyon natin sa lahat. Though may mga tao na hindi maging maayos sa atin, but maayos tayo sa lahat. At ang maging ending yan, pag ilagay na natin dito yan, lalo na sa team prep, yun na yung sabi mo, Ma'am Sai, walang pagmamadali. Dahil yung will ng Panginoon ang palagi mong antay. Aware ka. Yeah. May will ang Panginoon. Ako lang ang maka-accomplish nito. May purpose ang Panginoon sa buhay ko. Bakit hinayaan, Ma'am Sai, na mag-38 ka pa? I-mention ka na. Ay? Oh, dahil... Age reveal? Specific. Yung purpose ng Panginoon na ikaw lang. Papa yan. 38? Na kung hindi ka susunod sa will ng Panginoon, hindi mangyayari yung kanyang purpose na ikaw lang dapat. Kaya sa ating mga kabataan, sa mga kabataan dyan, sa mga, lalo na nga sa mga team prep, isipin nyo palagi, yung will ng Panginoon, yun yung dapat na masunod sa buhay Amen. Dahil ikaw lang ang dapat mag-accomplish sa purpose ng Panginoon dahil sa uniqueness nga natin bilang anak ng Diyos. Thank you po, Sir Jao. Ma'am Ara. Amen. Ayun, maraming salamat po. Napakaganda po talaga ng ating topic na Thy Will Be Done. At ang nag-strike po talaga sa akin, Sir, is yung sinabi po ninyo ni Pastor na wala po tayong karapatan na magtampo or magalit or magtampo sa Panginoon pag hindi niya binigay yung gusto natin. Kasi nga gusto natin yun, hindi gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po yun yung will ng Panginoon. Kaya ako po, mas lalo ko pa pong tinitreasure o pinapasalamatan sa Panginoon yung mga bagay, yung ganitong klaseng topic po na kung saan mas lalo pa po nating malalaman kung ano po talaga yung plano or will ng Panginoon. Sabi nga kanina ni Sir Jao, kaya natin hindi nalalaman yung plano ng Panginoon kasi hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Right. Wala tayong intimate o sweet relationship sa Panginoon, which is yun po yung kadalasan na problema po namin, especially po sa mga babae, Sir. Kasi naghahanap kami ng sweet relationship sa mga opposite ano na po namin na tao, kumbaga sweet messages. Sweet, yes sir, ganun po yung, pero yung sweet messages daw. Right. Yung ganun sir, totoo po yun sa, kahit nga, kahit po sa team prep, nangyayari naman po talaga based yun on eh. Pero po, based on experience naman po. maganda talaga yun. Kailangan talaga ng sweet relationship. Yeah. Magkakaroon ka rin lang naman ng relationship, hindi pa sweet. Totoo naman. Totoo po yun sir. Kaya nga, yun nga sabi ni Sir Joe kanina, gusto nyong makaranas kayo ng sweet sa ibang tao, pero yung sweetness sa Panginoon, hindi po mo pa nabibigay. Now, which is very true po, na gusto natin, meron tayong may katawagan na sweet, ganyan-ganyan po, sweetheart, honey, ganyan. Pero yung sa Panginoon, hindi natin mabigyan ng magandang tawag, hindi natin maibigay yung maayos po nating pagtawag sa Panginoon. So, paano, tapos gugustuhin natin yung will natin, talagang ipipilit natin yung gusto natin samantalang hindi nga natin maibigay yung the best natin sa Panginoon. Yeah. Now, that's which right. is very, ano po, napakaganda pong paalala po sa akin na ako, sabi ko nga po, based on experience, personally po, na minsan, iniisip mo na, oo nga, no, kung ipinilit ko pala yung gusto ko, ako kaya magiging blessing doon sa, doon sa bagay o sa tao na gusto ko. Mm-hmm. Magiging blessing kaya ako doon, or magiging cost lang din ako. Maganda yun ah. Magiging cost. Yes, sir. Maganda point mo na yan. Amen. Magiging cause lang din ako ng sakit ng ulo, na hindi right. maayos na pagsasama. Kaya hindi rin talaga papahintulutan ng Panginoon kung ganun yung mangyayari. So, kaya pag sinabi nga wow. na no Amen. Talaga, it's a no po talaga dahil hindi ka nga magiging blessing, hindi magiging maganda yung outcome ng pagsasama ninyo. Kaya napakaganda po ng bagay na ito na sa ganitong pagkakataon nire-reveal through our man of God, sa ating pastor. Nasabi ko nga, nung ako po ay pumasok dito sa church, as full-time,
bagamat may mga magulang ako andyan, mama at papa ko, pero the fact po na ibinigay ko na, ikinumit ko na yung buhay ko sa Panginoon. Sabi ko nga sa prayer ko na kung ano po yung sasabihin ng pastor ko, will ng Panginoon, yun yung magiging ano ko na will ng Panginoon sa buhay ko. Bakit po? Dahil kagaya ng sinabi ni Sir Joe, gusto ko po na makialam, sabihin, ewan ko tama yung term na, yung pastor ko sa buhay ko, lalong-lalo na sa in terms po ng pagpapamilya at pag-aasawa. Kasi nakita ko po kung gaano ka-blessed, gaano po kaganda ng mga tinatahak ngayon ng mga taong sumunod po sa plano po ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating mahal na pastor. Amen. Kaya nga po, very timely po talaga. At hindi nawawala sa uso itong usapan na itong Thy Will Be Done. Kasi hindi po pala, hindi lang sa pag-asawa, sa lahat. Pero natuon lang po talaga na sa programang ito, nakadirect po ito sa amin sa Team Prep. Amen. At saka sa Team Focus. Kaya maraming salamat din po, Sir Joe, Pastor Hill. Again, thank you po sa nagkaroon din po kami ng programa kahapon. Sabi ko, nagpasalamat din po kay Pastor kanina doon sa nagkaroon po tayo ng Women for Christ Conference at ganoon din po sa mga speakers namin kahapon kay Pastor Louie at kay Pastor RJ. So yun po, maraming salamat po, Sir. Pira, may magpo-forward na dahil sa sinabi mo. Pero alam mo kasi yan, ganito yan mga kapatid, young people listen to this. Kaya nga sinasabi, kaya gusto ko yung sinabi mo na yan, Ma'am Ara, na hindi maluluma ito. It's because God's will is not just temporary. Yes, sir. Amen. Ang pinupunto natin dito, kaya we're aiming for you young people to follow and obey God's will kasi may kinalaman to hanggang sa future mo. Eh. Amen. Hindi lang to magtatapos ngayon. Minsan kasi inaasikaso nyo lang at ipinipilit nyo na hindi nyo napapansin. Ang pinipilit nyo lang, yung mangyayari lang hanggang sa dun sa gusto mo lang mangyari. Yun, tama yun. Jow. Yes, sir. Ito, maganda yun sinabi ni Ara, gusto ko lang reiterate yun eh. Napakaganda nun. Kaya natin ikinikit gusto ng tao. Pero maganda kaya talaga, kalooban kaya ng Panginoon talaga na ako ang para sa Kanya. Kasi kung akong kalooban ng Panginoon para sa Kanya, blessing ako sa Kanya. Amen. Eh kung ikikit ko yung sarili ko, kahit gustong gusto ko. Yeah. Medyo naghang sa biyahe niyo po yan. Ulitin niyo na lang. Yan, medyo kasi bumabiyahin si Pastor, mga kapatid. Kaya babalik yan, hindi yan mawawala dyan. Pero alam niyo po, totoo po yan eh. Yun po yung sinasabi ni Pastor. Na ba't mo igigit yung sarili mo na hindi nga ikaw yung magiging blessing doon sa tao na yun? Amen. Sir John, naalala ko, sir, yung isang prinsipyo na binitawan ni Pastor, sir, na habang sumusunod ka sa will ng Panginoon, i-re-reveal niya yung plano pa niya, ma-unveil yung unrevealed plan ng Panginoon. Kaya yun na po yun, Sir Joe, yung sinabi mo kanina na hanggang dulo na. Kaya napakagandang sumunod na sa ngayon. That's right. Hindi kasi yan pang ano lang eh. Minsan hanggang pangkasal lang actually, Sir Don. Eh. Yeah. Yun lang ina-achieve. Hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Yung may kasal lang, pangarap ko siyang, saan mo gusto yung kasal? Sa simbahan, ako sa tabi mo. Hanggang dun lang. Di ba, Sir Don? Hanggang dun lang yung goal. Yeah. Pero sabi ko nga, sige, kung totoo kayo, naisip nyo ba yun hanggang pagkatapos nun? Tama. yung pagbubuhay, pag-asikaso ng anak nyo, naisip nyo ba yun hanggang doon? No, the truth is, hindi nyo iniisip yun hanggang doon. Wala pa kayo doon. Ano laging sagot ng terminology dyan? Tsaka na natin isipin nyo pag nandun na tayo. Yan ang kalokohan sa mundo. Tsaka na natin isipin nyo pag nandun na tayo. Ang isipin muna natin, yung maging tayo. Oh! Boom! Diba? Ganun ka agad eh. Pero ano na nangyayari ngayon? Wala. Hindi nga kasi will na Diyos eh. You see? Kaya, aminsan kasi, ang ayaw na, ang gusto natin mangyari, pilit natin, maging will na Diyos, yung gusto mo mangyari. Yeah. Kontra? Akalain mo, gusto mo mangyari, ang gusto mo maging will na Diyos, wow, si Lord pa mag-a-adjust. Ang tindi. Grabe ka na. Oo. Ang Diyos pa yung mag-a-adjust para sa iyo, ha? Ang bira. Ikaw na lang kaya pinako sa krus. Di ba? Ang tindi na kalukuhan ng ano eh, na kalukuhan ng maraming young people ngayon. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, eto, sabi ko sa inyo, ang will na Diyos, eh hindi yan para sa kapakanan mismo ng Diyos. Hindi nyo ba naisip yun?
God's will is not for him. That God's will is for you. Akayain mo, Diyos, sabi nga ni Pastor kanina, the omniscient, all-knowing yan, the omniscient, omnipotent, omnipresent, immutable God. You see? Bakit ko sinasabi yan lahat? Yung mga attributes na yun ng Diyos, akalain mo, sabi nga doon sa verse, what is the man that thou art mindful of him? Ano ibig sabihin? Tinatanong doon kung bakit, ano bang meron sa tao? Bakit ganun na lang tayo isipin ng Diyos? Anong meron sa iyo? Bakit ganun kapag planuhan ng Diyos? Naisip niyo ba yun? Inuulit ko, young people, tandaan niyo yung sinabi ko, anong meron ka? At anong naibigay mo sa Diyos? Ano lang nagawa mo sa Diyos? Bakit ikaw pinagpaplanuhan ng Diyos? Wow. Mabigat, di ba? You see? Anong meron tayo? Wala tayo. Wala naman talaga tayo eh. Sabi ng Biblia, we brought nothing in this world. Therefore, kung wala tayo, akala mo, what is a man that thou art mindful of him? Pinagpaplanuhan tayo ng Diyos? Ano namang naibigay natin sa Diyos? Wala. You see, ano namang magagawa natin? Kahit pa sabihin na natin, may ministry tayo. May ministry ba tayo kung hindi tayo nilagay dyan ng Diyos? Wala na naman ulit. You see, akala mo, pinagpaplanuhan tayo ng Diyos? You see, tapos hindi nyo pa susundin yung will ng Diyos. So, ano gusto mong mangyari? Ikaw na Diyos. Eh di, wow. Yeah. Pastor Neil, nawala po kayo kanina. Pakituloy po yung sinasabi nyo kanina. Yeah. Maganda yung sinasabi ni, pasensya na. Talaga nagbabiyahe ako eh. Pero hindi pa ako nabubunggo. Salamat naman. Sabi ko sa inyo, pag nawala ako, baka nabangga ako eh. That's pero right. Alam mo, maganda yung kasi sinabi ni Ara na pag ini-insist mo yung sarili mo, okay ka lang eh. Masyado, ang tawag doon ay masyado kang selfish. Makasarili. Yeah. Okay? Makasarili ka. Kasi ang ini-insist mo, yung gusto mo, kasi gusto mo yung babae, gusto mo yung lalaki. Pero, halimbawa ngayon, ituloy mo yung iyo. Kalooban kaya ng Panginoon talaga na siya ay sa'yo. Yeah. Or, hindi ka magiging blessing sa kanya. Maganda yun eh. Yun ang statement na hindi makasarili. Amen. Amen. Totoo yan. Ngayon, naiintindihan na kita, Ara. Wow. De, parang naalala mo, Ma'am Ara, si Ma'am Ara makaka-witness yan eh. Sinabi ko yan sa full time. Yes, sir. Okay nga tayo sa ministry. Tandaan nyo, pang-ministry tayo eh. Yes, sir. You see, therefore, we ought to support each other in the ministry. Pero kung dun sa ministry na ito, ng isang tao na ito, hindi ka magsusot dun kasi asikasuhin ka para sa ministry yes, na yon. Yes, hindi ka talaga magiging blessing dun. That's right. Huwag mo ipilit yon, di ba? Kaya ako sinasabi yan. Hindi lang yon. Hindi. Yung sa lalaki ba, halimbawa, lalaki o babae man, ikikit mo yung sarili mo dun sa babae. Siya ang gusto mo, mamatay-matay na. Ibig sabihin, magre-rebelde na sa pastor, magre-rebelde na si pan, totoo po yan. Magre-rebelde na sa magulang. Totoo yan. Magbabae, maglalaki, may yes, kasong ganyan. Yes, sir. Totoo okay po yan. Pero ito ngayon ang tanong. Halimbawang mapangasawa mo, iniisip mo ba o bago mo mapangasawa, kinikiit, meron kayang nagsabi na ikikiit ko ang sarili ko sa kanya kahit na anong mangyari kasi gusto kong maging blessing sa kanya. Yo! Meron bang ganun? Actually, sir, ang totoo niyan, sir, kagigiit mo na gusto mo mangyari kaysa sa will ng Diyos, wala ka na talagang ibang iniisip eh. Kundi mangyari lang yung gusto mo. Amen. Totoo yun, kaya hindi mo talaga maiisip yung sinabi na yun ni Pastor. That's the issue there. Yes, sir. Yun ang matinding isipin eh. Meron kayo nagsabi na ganun na talagang ikikiit ko yung sarili ko kasi kahit na pangit yung lalaki o pangit yung babae, eh kasi gusto ko maging blessing sa kanya. Yeah. Meron ba? Meron kaya ngayon talaga na handa kang magtiis. Handa mong ubusin ang resources mo para lang maging blessing ka sa kanya. Yeah. Ganun ba talagang ganun? Okay. Ituloy nyo lang kasi baka may gusto ko rin kayong i-order. Wag kayo ganyan, baka magigla pong mag-iaya siya mabasay. Shout out sa McDonald's! Sige lang kayo, sige lang. Shout out! Hello po! Ano pa nga?
Ano po pangalan niyo, ate? Sa shoutout ano natin si ate. Ayun. What's your name? Karis po. I'm live in my program right now. Shout out para sa'yo. Hello. Her name is Lars. Hello, Lars. Shout out sa iyo. Yeah. Hello, shout Lars. Out sa iyo. Shout out sa iyo, Lars. Keep doing a good job. So, the world is listening. Okay. All right, sige lang muna. At I'll take my order. Nag-chat po yung mga bata. Wala, malayo na to. Give it two piece, please. Alright then. Ede, alam mo yes. Totoo yun eh. Sir Tonyo, baka may gusto ko yung response na sinabi ni Pastor. Actually, I don't need the price. Pwede pa mag-order ng... Yalo, di ba? Go ahead, go ahead, go ahead. Yes, sir. Opo. Napakaganda po noon, no? Kasi napakadami pong mga young people natin ngayon. Iba yung kaisipan, eh, no? Gusto lang eh, kung ano yung gusto niya. Google Meet. Eh, napakaganda yung binahagi ni, ano, ni... Go ahead, sir, go ahead. Napakaganda yung sinabi ni ano ni Ma'am Aray no. I-insist ko to kasi magiging blessing ako sa kanya. Kaya dito po makikita natin na na-open yung mga kaisipan ng mga kababaihan natin na dapat ganyan na maging mindset. No? Kaya yan magandang maging linya ngayon eh. Gusto kita kasi gusto kong maging blessing sa iyo. Eh totoo yan. Actually, ayan nakakalungkot yeah. Kasi Oy, pakita mo. Yeah. Shout out sa sir. Hello sa inyo. Shout out sa inyo lahat dyan. Ayan. Let's go back to. Team back to tayo all the way. Yeah, that's all. Yeah. Tinatanong niya kung ano gusto ninyo. Gcash na lang po, dito lang bibili. Hindi, may gagawin ka. Si Maki kasi hindi dito. Gagawin ka eh. Yeah. De, pero yun nga po yung pinag-uusapan. Go ahead, yung sinabi kanina ni Sharton. Maganda yun eh. Minsan ginagamit na lang natin ang word yun eh. Yung si pinatatakip na lang eh. Alam mo, isa sa tine, gusto kasi maging blessing sa'yo. Antindi naman oh. Gusto mo maging blessing sa kanya pero selfish ka. Paano yun? Ooh. Di ba? Napaka kaya ko sinasabi yan is because ano para sa buti sa ano tamo sabi nga dito ni ano eh oh, sabi ni Brother Henry buti na lang di ko talaga pinilit yung gusto ko wow mamira oh, kaibigan pa natin to ito kayo siyempre kababata natin yan. Si Brother Henry ba to kasi kung pinilit niya yung gusto niya baka nalaglag sa barko to. Baka tumalon. Oh di ba hindi kaya ko sinasabi yan because hindi kasi natin nakikita kung ano yung after eh. Yung lagi. So, hindi natin nakikita. Right, yan ang kagandahan sa will ng Diyos. Man. It's not just for the temporal time. Hindi lang yan para sa ang tawag natin Diyos sa time na yan. Hindi lang yan for temporary. That's it. Yung plano ng Diyos ay panghapang bubuhay mo yan eh. You see, buhay mo na kasalalay dyan. Mula yan sa pagiging dalaga mo, pagiging binata mo, hanggang sa pagiging asawa mong babae o asawa mong lalaki, hanggang sa pagiging magulang mo pa yan, ibang facing pa yun. Amen. Ibang face pa yun. Iba pa yung kailan dalawa ng asawa mo, iba pa yung yung kasama na may anak kayo. You see, and tandaan nyo, hanggang dulo yan, anumang maging selfish decision nyo dito. Po? Another ayan. Window. Ayan, shout out. Yeah, shout out sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Nandiyan sa McDonald's. Let's go. It's a McDonald's girls. Yeah. Ice coffee. Yeah, all right. Bye. Yeah. Iba yun eh. Yeah, and then, katulad na sinasabi ko, it's yung pagiging selfish yun. Yun ang kagandahan sa plano ng Diyos. Yung plano nyo is, you cannot, and totoo kasi yan, Sir Tonyo, at sa inyo po, ma'am. Ano, ang totoo kasi yan is that yung plano natin, limitado. Ano bang gusto natin mangyari, it has a limit. Bakit? Hindi mo natin nakikita yung future eh. Yeah. You see? Kaya nga, young people, do not insist your plan and your will in your life. Always make it sure na pumunta ka sa will ng Diyos. Kasi yung will ng Diyos, hanggang dun yan sa pangyayari ng buhay mo na hindi mo nakikita. Amen. You see? Yan ang kagandahan sa will ng Diyos. You see? Kaya sinasabi sa inyo, napakaganda nito. Again, inuulit ko, you have to take this seriously.
Huwag na, marami na kayong makikita ang testimony. Huwag niyong ipilit yung sarili niyong gusto. Amen. You see? And then, sasabi nga natin, palasak na sinasabi nga, sir, eh, ipipilit mo yung gusto mo, di ba? At least, masaya ako, nangyari yung gusto ko. Napaka-selfish talaga ng mga reasons ngayon, di ba? Sige lang. Pero ang totoo naman yan, sa dulo, masaya ka pa rin kaya. Yun. Nakikita mo ba, yung saya mo na yan, sa pagpilit mo ng gusto mo, makikita mo yan sa dulo? The same yung saya mo? You see? Ang saya mo. Di ba? Oh, kaya ko sinasabi sa inyo yan, again, napakatindi ng blessing kapag kasumunod ka sa will na Diyos. Amen. Wala nang tatalo sa will na Diyos. Again, pagka-will pa ng Diyos ang gagamitin or ang i-consider nyo palagi, thy will be done, God's will be done, tinan nyo. Sabi ko nga sa inyo, noong last time, nabanggit ko na po ito dito, if you're going to choose God's will, oh, tinan nyo muna, punta muna tayo sa Panginoon Hesus Kristo. Anong kagandahan when the Lord Jesus Christ choose the Father's will na mangyari? Andito tayo lahat. You see how unselfish the Lord is? You see, dahil sumunod siya sa will ng Ama, andito tayo. Ano ibig ko sabihin? Ligtas tayo. Amen. Dahil sumunod siya sa will ng Ama, nandito tayo sa tamang faith. Nasa tama tayong simbahan. Ito nangyayari sa atin ngayon. Kayo mga nagko-comment ngayon dyan, lahat tayo bunga ng pagsunod ng Panginoon Hesus Kristo sa will ng Ama. Nakita nyo ang extension na sinasabi ko sa inyo? You see? Ngayon, ang sinasabi ko lang mga kapatid, pag kayo rin ay sumunod sa will ng Diyos, young people, listen to this. If you're going to listen to the will of God, I'm telling you, ang dami pang nag-a-await sa inyo na magiging blessed fruits na bunga ng pagpapala na hindi nyo inaasahan. Hindi nyo pa yung nakikita ngayon. You see, but later on, makikita nyo yan at masasalamatan nyo ng uso at sinabi nyo, sasabihin nyo, buti na lang sumunod ako sa will ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. Yun ang sinasabi ko. Kaya may blessing talaga pagkasinunod mo yung will ng Diyos. We're just talking precisely dito sa will pa ng Diyos po ito. You see, sabi ko nga, basta, eto lang, sa will, yung word lang na yun, na will ng Diyos, four-letter word. Pero mabigat yan. Will. The will of God in your life. You see, ngayon, siya sa atin mo sarili, kayo lang nakakaalam yan. Nag-uusap-usap tayo ngayon dito. Pero ikaw lang talaga, kailan dalawa ng Diyos nakakaalam. Kung ngayon ba, yung ginagawa mo hakbang ay ayon sa plano ng Diyos. Excuse me. Ayon sa will ng Diyos. Kailan dalawa nakakaalam yan. Alright? Andiyan ba si Pastor Hill? Pastor Hill, magwawakas na po tayo. Do you want to share a few words po bago tayo magtapos sa episode na to? Naka-mute po kayo. Pastor, naka-mute po kayo. Pastor Hill, naka-mute po. Ayan. Okay. Sabi ko, una sa lahat, masarap talaga pala pagka mainit na mainit yung chicken. Ay. Yan talaga, will ng Diyos. Will ng Diyos. Ngayon, ganito lang yan, mga kapatid. Hindi na kayo dapat magsalita laban sa church, laban sa authority, laban sa pastor, laban sa counselor, na sino mo nagka-counsel sa inyo. Alam niyo kung bakit? May karapatan naman kayo na hindi sumunod at sumunod. Bakit pa magsasalita laban sa church or laban sa kanino man, sa magulang ninyo? Huwag na. Kasi, may karapatan naman kayo kung ayaw nyo sumunod, bakit ka pa magsasalita laban doon? Yeah. Diba? Yeah. Gawin mo na lang. Gawin na lang yung gusto mong gawin. And, time will tell, patungkol sa pagsunod mo doon sa gusto mong mangyari. If it is the will of God, praise the Lord. If it is not the will of God, then you will suffer the consequence of it. Yeah. So, wag na magsasalita laban sa kani-kanino pa man. At mag-iisip na sinisiraan, mag-iisip na hinuhold yung kanyang pagpapala or yung kanyang kasiyahan, mga ganon. Hindi na kailangan yon. Hindi na. Eh, kung gusto mo sumbay, subuhay ka na lang. That's right. Ngayon, just be willing to suffer the consequences of your decision. Because any decision
na inyong binibitawan, it will bring you to your destination. Amen. Yeah. Totoo po yan. Ganyan yan. That's right. So, that's all. At sana magimaliwanag ang lahat. Bawat decision, may destination. Amen, 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 amen. Alright? Yes, sir. Mary. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Talaga naman masarap talaga mainit na kanin tsaka mainit na mano. Amen, amen. Thank you, sir. Ito ang ginagawa ko to save time. Yeah, natatakpan mo yung ame yan. Ito ang ginagawa ko para masave ko yung time na magdadrive. Amen. Kumakain. Maganda kasi pagka medyo sinusubukan ka eh. Yeah, 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 yeah. May nagsusubo sa akin dito. Oy! Yung kamay niya. Yung kanang kamay ko. Oh, yun. Yung kanang kamay ko. Kasi yung kaliwa ko. Nagda-drive. Yung kaliwa ko nagda-drive. Yeah. Yung kanang, siya nagsusubo. Yeah. Yeah, siya nasabi ko sa inyo eh. Masyado kayo malisyoso. Alright. Sige mga kapatid, enjoy the rest of the day. Amen. Yeah, pa-pray nyo yung... Meron pa ako, mag-preach pa ako mamaya rito. Amen, amen. Yes, sir. Amen. All right, Sir Tonyo, sa kayo na lang. God bless you all. I love you all. Amen. Thank you, sir. Thank you po. Amen. Sir Tonyo, last words sa atin. Amen. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsubaybay, mga kapatid. No, we are praying na marami tayong natutunan. Napakaganda po ng ating pong pinag-usapan. Mga kapatid, sana hindi po natin ito i-take negatively. Yeah. But we take it positively. Amen. Wala kang ibang desire, kundi tulungan ang bawat isa po sa inyo. Kaya mga kapatid, the best pa rin talaga na kung tayo rin lang naman ay magkakaroon ng desisyon, piliin natin kung anong kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Alright. Again, maraming salamat po muli sa inyo po pagsubaybay. Thank you for joining us on this episode na Thy Will Be Done. At magsasama-sama tayo sa mga susunod pa natin mga topic. And I believe that this will continue to help you. Tandaan nyo, Team Focus, Team Preparation, always choose the will of God na mangyayari sa buhay ninyo. Blessings awaits. Mas pipiliin nyo naman ang blessing kesa sa cursing eh. Naniniwala ako dyan. Alright? So once again, thank you for being with us. North, South, East, and West Corner. And to our viewers nationwide and worldwide, thank you for tuning in. And of course, maraming salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng malakas na internet connection. And with no system malfunctions and even a good audio system. Once again, maraming salamat po. Have a blessed Thursday night. See you po sa ating Staying Alive program for the Team Focus mamaya. And of course, mag-join pa kayo sa mga area activities po ninyo in preparation for this coming Sunday. Alright, muli maraming salamat po sa inyo po pagsubaybay. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Ingat po, Pastor Hill. Maraming salamat po. Bye.